Clarity Channel, and for today's video, let's talk about Google Drive. Ayun. So, ano ba ang Google Drive at bakit ba ito ay napaka-importante sa buhay ng isang virtual assistant? Okay, so alam ko na very simple lang ito, very easy, lahat tayo ginagamit ang Google Drive. And ngayon, let's discuss kung ano nga ba itong Google Drive. Okay, so sa mga hindi nakakalam, si Google Drive ay isa sa mga product ni Google. Okay, di ba? Sa ating mga previous vlog, lagi kong binabanggit yung Google, yung browser, at mga related tools na connected kay Google. So, isa sa mga product niya ay itong Google Drive, di ba? So, ngayon, mag-usap tayo tungkol sa Google Drive at paano ba ito kailangang alamin ba, o siguro ano bang tamang term, utilize ba, or siguro, basta yun na yun. Si Google Drive ay napaka-importanting bagay para ating malaman, napaka-importanting tool sa buhay ng isang virtual assistant. So, if you're ready, keep on watching and let's talk about Google Drive. Okay? So, actually, I will be, parang itatry ko talaga yung aking best na mag-usap tayo about sa tools or kung maari, mag-discuss tayo ng mga related na mga tools or mga very important na tools na kailangan mo alamin kapag gusto mong pumasok sa isang buhay na virtual assistant. Ito nga, work from home at marami pa iba. Okay, so, simulan na natin. I think already. Okay, si Google Drive actually, isa siya sa product ni Google. Banggit ko na. Ulit-ulit naman tayo. Okay, so ito yung kanyang domain, google.com/drive. So, kung hindi nyo alam yan, punta lang tayo sa google.com, ganyan. Tapos, itatype lang natin dito, Google Drive. Okay, magbabasa tayo. So, cloud storage for work and home. So, ito kasing si Google Drive, very, siguro narinig nyo na yung Dropbox, narinig nyo na yung mga OneDrive, or kung hindi pa nyo narinig yan, narinig nyo yung Drive C, Drive D ng ating computer kung saan tayo nagsisave, di ba? So, kung narinig nyo yun, itong si Google Drive, parang same function siya. Ang kaibahan nga lang, yung Drive C ng ating computer at saka Drive D, kung saan tayo, makati yung likod ko, kung saan tayo nagsisave, itong si Google Drive, ganun din yung gagawin natin sa kanya. Okay, so, ito nga sabi dito, Drive provides encrypted and secure access to your files. Files shared with you are proactively scanned and removed when malware, spam, ransomware, so, dito sa gilid, ang sabi, Google Drive is a file storage and synchronization service developed by Google, launched on April 24, 2012. Google Drive allows users to store files in the cloud, synchronize files across devices, and share files. So, yan yung sabi ni Wikipedia. So, hindi ko yan gawa-gawa. Binasa ko yan dito si Google, kung nakikita nyo, if you are watching my screen. Okay, so ibig sabihin, ang function ni Google Drive, siya yung tag-save ng mga files natin. So, for example, di ba, mag-open tayo ng Microsoft Word, punta tayo sa ating My Computer, tapos mag-type tayo ng Microsoft Word, ito. Okay, so ganito yung gagawin natin. Tapos, i-click natin ang Microsoft Word. Parang ganito. Ayan. Ayan yung gagawin natin. Tapos, mapupunta tayo dito. Di ba? Right? So, dahil napunta tayo dito, ayan, magta-type na tayo. Ganyan. So, pag-type natin ng type dyan, ang mangyayari niyan ay magpunta tayo sa file, tapos i-save natin. Save as, magpunta doon sa ating My Computer. Tapos, magkatapos natin gawin yung document, isi-send natin doon sa ating, isi-send natin doon sa ating client or doon sa ating kausap. Kung meron tayong mga email, di ba?
So, kasi dati, kapag may important documents tayo, ginagawa ba, piniprint natin, ipapadala natin sa LBC, papadala natin sa post office para ma-receive. So, ngayon, dahil dito na tayo sa digital world, ang ginagawa na lang, mag-type tayo sa documents, ganito, save as PDF natin, then send sa email, i-attach dun sa email. So, here we go. Ano naman yung function ni Google Drive? Si Google Drive naman, siya yung online. So, kunyari, naiwan mo yung gumagamit ka ng desktop tapos kailangan mo pumunta sa coffee, sa internet cafe. Or, siguro, makikibaro ka ng computer ng other people para mag-internet tapos may mga files ka. So, what if yung files mo naiwan doon sa personal computer mo sa bahay? Anong gagawin mo? So, di ba parang wala din? Parang katulad din siya ng post office na kailangan maghintayin. So, si Google Drive, you can create actually a lot of documents inside at isave mo online. All you need to do, ilag-in mo yung email mo and boom, yun na. Ando na lahat. You don't need your Drive C, your Drive D, your personal computer. Kahit saan ka pupunta, basta may email ka. Alright? So, let's go back doon sa ating Google Drive. Okay, so, dito na tayo ulit sa ating Google Drive. Ang kailangan lang talaga natin ay ang Google Drive. Ganito. Punta tayo sa google.com/Google Drive or punta tayo doon sa Google. Magta-type tayo dito ng google.com. Kung hindi nyo alam, type nyo lang Google Drive. And, i-click nyo lang ito. Tapos, mapupunta na kayo dito. Then, kailangan mo siyang puntahan dito sa Google Drive. Yan. Try Drive for your team. So, pag nabilong ka sa large team, pwede kang magkuha ng isang account from Google Drive para sa yung team members. Pero, ito naman ay may bayad. Diba? So, itong Google Drive naman, itong GoToDrive, free lang ito siya. And, tingnan natin yung loob. Okay? So, this is the Google Drive. You're allowed to save up to 15 GB. So, malaki na yun. And, kailangan mo lang talagang i-save siya dito sa storage mo. So, ito yung laman ng Google Drive. You need to log in sa yung email. Pagkatapos mo mag-log in sa yung email, ay ito yung lalabas sa'yo. So, kunyari, gagawa ka ng files for your Google Docs. Ano ba yung Microsoft Word? So, dito naman, dito, meron kang Google Docs ang tawag. Itong Google Docs, parang value niya yung Microsoft Word. Itong Google Sheets naman, kaparihan niya, Google Excel, ay yung Microsoft Excel. Itong Google Slides naman, ang kanyang kapareho ay PowerPoint. So, magkaparehas lang sila. So, for example, Google Docs ang gagawin natin. Ayan. So, this is the Google Docs. Para siyang Microsoft Word. So, kunyari, itatype-type ka dito, ganyan. So, this is my document. Ayan. Tapos, dito, type mo yung title kung ano yung documents mo. So, kunyari, yung documents mo ay proposal for SEO. So, type mo din yan, proposal for SEO, ganyan. Tapos, matik na siya masave doon sa Google Drive mo. So, pag alis mo dyan, kunyari nakalimutan mo, dito na siya o ito yung untitled document. So, refresh mo lang yan siya. Tapos, ito na yung file mo, proposal for SEO. Then, mag-like ka dito. This is my document, my proposal for SEO. So, something related to that. And, pag-close mo niyan, masisave na yan siya. Automatic masave siya doon. Pero, syempre, I will suggest you na mag-Ctrl-S ka pa rin for saving. Okay? So, tapos nakita nyo dito, share. I-click nyo lang yung share. Pag-click nyo yung share, ayan, ito yung email ko. Tapos, kung gusto nyo namang i-share doon sa kausap nyo, instead na mag-attach kayo ng email o ng files, click nyo na lang itong change anyone with a link. Meron kang option dito na viewer, editor, commenter. So, kunyari, magsisend ako sa iyo ng file. Tapos, ayaw kitang magiging editor. Ibig sabihin, hindi mo ma-edit yung files ko. Kapag gusto mo naman ng magiging editor, click mo lang yung editor, then copy mo itong link. Tapos pagpasa ko sa iyo, mai-edit mo kung ano yung edit ko.
So, kung gusto mo naman ng commenter lang, i-click mo naman yung commenter, i-copy mo yung link, i-send mo yun dun sa kakausap mo. So, kung gusto mo naman ng view lang, hindi magalaw yung site, yung file mo, click mo lang yung view, tapos copy link, and then, done. Ganon. So, kunyari, kung gusto mo naman na bigyan siya ng access na magiging part siya ng document mo, click mo na lang yung share dito, tapos ilagay mo dito yung email niya dito. Tapos, maglalagay ka, mag-ano din siya, kunyari, gagawin, lalagay ko yung isa kong email, ganyan. Ganyan. Type mo lang, tapos click mo lang yung name, tapos got it lang, tapos mamili ka dito. Ano ba yung function ni jindidias@gmail.com? Viewer ba siya, commenter ba siya, or editor ba siya? Then you need to add message here, hey Jin, this is my proposal for something, then send mo sa kanya, marireceive niya na yun. So you don't need to attach files. And everything will be here, dito sa drive.google.com. Mayan, ayan na ako siya. Yun, ganun lang talaga siya kasimple, guys. You can use this also for Google Sheets and many more. So, you have Google Drawings, Google Map, Google Sites, and marami pang iba. And aside from that, if you want to, kunyari, may mga video kang malalaking files, you can add lang file upload dito. Pwede din yung MP4, pwede yung mga malalaking mga software na kailangan mong ilagay na hindi ma-send doon sa Facebook, hindi ma-send doon sa email, ilagay mo siya sa Google Drive. Okay, so ano yung mga kasama pa ni Google Drive? Ano yun? Parang ang gulo-gulo ng ano ko, ng kamay ko, no? So, ang kasama ni Google Drive ay si Dropbox. So, magsa-search tayo dito. Alternative for Google Drive. So, mga kasama niya, ito, Dropbox, Megasync.com. Pero hindi ko yan siya ginagamit. Yung ginagamit ko yung Dropbox. Pwede din yung OneDrive. OneDrive at saka Dropbox at saka Google Drive. So, Google Drive, enough na siya para sa pang-personal lang na kailangan. Right. So, if you learned something to this video, please comment down below. And if you want more about sa mga tools, kung ano yung mga important tools na kailangan aralin, then just comment down below. Hope you like this video. Thank you so much for watching. And yun, paki-subscribe naman or paki-hit yung bell para ma-notify ka sa next upload ko. And let's talk about SEO and other digital marketing things here sa ating YouTube channel. Okay, thank you guys. Bye! Bye!